Dara ko na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng programa kung saan pagiginig ng banal salita ng ating mahal na Panginoon. Akin na po mabigay buong pagkakataon sa ating beloved Ordained Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahalagang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Mga minamahal, nagpapaabot din po ko ng napagbati sa mga minamahal nating mga kapatid, sa ating pinakamahalagang Panginoon, sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga naabot po ng ating pambanal na gawain, maligayang panonood po sa inyo at pakikinig. Gayun din sa mga minamahal natin mga kapatiran sa Ibayong Dagat. Kumusta na po kayo dyan at maligayang Pasko po sa inyo. At nagpapabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, Merry Christmas po at masaganang bagong taong. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida at ang pinakamataas sa pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na siyang sentro, maminamal ng ating pumpagdiriwang ng araw ng Pasko, ang ating pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi maminamal, manalangin muna tayo upang minsan pa maunawaan natin, maintindihan natin ang kanyang mga banal na salita. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, minsan pa dakilang Diyos, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Malapang nalinisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming karapat dapat magdala rin banal na salita. Dakilang Diyos, buksan mo mga puso, mga pangunawa na mga nakikinig. Malapang ipuin mo po sila bago matapos ang aming pong gawain, ang banal na programa. Dakilang Diyos, matanggap nilang alang idinadalangin ng mga taglay na karamdaman, ang kalutasan ng mga problema. Dakilang Diyos, at dalangin po namin pagpalain mo po sila higit sa lahat ng espiritu na pagpapala. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima minamahal, buksan muna natin pong dalawang pambungad na talata dito sa Psalms 116 verse 12 at dito po sa Mateo Kapitulo 2 talatang 11. Dito po sa awit ang kabanatay 116 talatay 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Dito sa Mateo 2:11, at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nagpatirapa sila at nagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ang inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Amen. Mamina malang ating pong paksa ay pamamagatan po nating what to give the celebrant at Christmas. Ano ang pwede nating iregalo o iandog, mga minamahal, sa birthday celebrant itong Pasko? Mga minamahal, Christmas is important to us because it is the time of the year set aside to remind us all of the significance of our Lord Jesus Christ's birth. Ito po, mga minamahal, ay makabuluan sapagkat ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal, 2,000 years ago, tayo po ay dinalaw ng ating dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya nga, mga minamahal, sinabi ni Haring David, ano ang maigaganti ko? Ano ang maibabayad ko sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Anong pwede niyang ibigay? Anong pwede niyang iandog? Anong pwede niyang irigalo? Dito sa nabasa natin sa Mateo 2:11, mga minamahal, yung pong tatlong pantas, talino ng kanilang pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang napaka-practical at talagang karapat dapat sa Diyos sapagkat sila po yung mga pantas na tao. Kasi nung natagpuan nilang ating mahal na Panginoon, ang unang iniandog nila sa Diyos ay ang pagsamba. Sila po yung nagpatirapa at sumamba sa sanggol, sa Diyos na nagkatawang tao. At pangalawa, mga minamahal, nagbigay sila ng kaloob. Una-una, ginto. Ito'y pagkilala sa kanya bilang hari. At sabi, frankincense, ito po yung insenso na pagkilala sa kanya bilang Diyos.
At yung tinatawag na Mir, isang ungwento. At pagkilala sa kanya bilang manunubos. Mga minamahal, talagang napaka practical at talagang karapat-dapat sa binibigyan nila ng handog yung kanilang mga regalo, sapagkat kaya nga tinawag silang mga the three wise men, mga tatlong pantas. Ang nakalulungkot po sa ating mga minamahal, kaya nga hindi tayo matawag na pantas, kasi nga sineset aside natin yung birthday celebrant. Ang nangyari tuloy, mga minamahal, imbis na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo ang pinakasentro ng ating pagsamba, at dapat siya po ang dapat nating bigyan, mga minamahal, ng regalo, ng handog, para mapaluguran natin, mapasaya natin ang birthday celebrant. Ang nangyayari, ang iniisip natin kung paano tayo sasaya, kung paano tayo, mga minamahal, magiging masagana at maligaya ito pong Paskong ito. Hindi natin inisip, mga minamahal, kung paano paliligayain yung birthday celebrant. Kaya nga ituturo namin sa inyo mga yun, mga minamahal, paano natin, mga minamahal, handugan ang birthday celebrant. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Nakatunghay ang ating dakilang Diyos. Hinahanap niya kung paano po tayo, mga minamahal, magbibigay ng handog sa pagunita natin sa kanyang tinatawag na kapanganakan, yung kanyang pagkakatawan tao. Dito po sa Banal na Kaslatan, mga minamahal, ang pinaka-nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, what to give the celebrant at Christmas? Anong pwede nating iandog? Anong nais ng ating dakilang Diyos? Tungayan niyo po, mga minamahal. Talagang malulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon kung ito po ang ibibigay natin sa Kanya. Una-una, basahin po natin ang Marcos 12:29-30. Mga minamahal, love God. Wala nang pinakadakilang handog na maibibigay natin kundi yung ating marubdob na pag-ibig sa Kanya. Kasi hindi na kailangan ng Diyos ang material. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Hindi na kailangan ng Diyos, maminamahal, yung katulad ng ibinigay nitong tatlong pantas, ginto, frankincense, at yung tinatawag na myrrh. Hindi na kailangan ng Diyos yan. Kasi siya ang pinagmulan yan. Siya po, sa kanya nanggaling ang mga bagay na yun. Pero tinatanggap niya ito kasi nga ito'y pagkilala sa kanya bilang hari, bilang Diyos, at bilang manunubos. Kaya nga tayo po, mga minamahal, ang pinakadakilang maibibigay natin, sabi, love God. Mahalin natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito sa Marcos 12:29-30, sapagkat ang Diyos po, mga minamahal, ay iisa, dapat natin siyang ibigin. Ibigin buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Basahin po natin, mga minamahal. Kindly. Dito po sa Marcos, Kabanatay 12:29-30. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. 30. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Mga minamahal, ito po ang pinakadakilang regalong maibibigay natin sa mahal na Panginoon Diyos. Sinabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, hindi niya kailangan ang material, kasi siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Siya ang sources ng lahat ng bagay. Ginto, pilak, mga minamahal, lahat ng kayamanan sa mundo. Kaya, ang higit na pinakamalaga sa kanya, mga minamahal, yung pag-ibig. Yung pag-ibig natin sa kanya. Kaya sabi ng Proverbs 8:17, I love them that love me. Ang mga umiibig sa akin, sila ang mga iniibig ko. Iniibig lang ng mahal na Panginoon yung mga umiibig sa kanya. Pero sinabi ng 1 Corinthians 16:22, sumpain ang mga hindi marunong umibig sa Diyos. Sumpain ang hindi marunong umibig sa Diyos. Sinusumpa niya, sabi, itinatakwil niya ang mga hindi umiibig sa kanya. Kaya sabi ng 1 John 4:19, siya ang unang umibig sa atin, kaya naman dapat din naman nating ibigin siya. Bago tayo natutong umibig sa Diyos, siya na po, mga minamahal, ang unang umibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Yung sinabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Yung begotten Son na tinutukoy dyan, siya mismo yan. Ibinigay niya ang kanyang sarili.
mga minamahal, hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling buhay alang-alang sa pagmamahal sa atin. Sabi sa Roma 5:8, wala nang pinakadakilang pag-ibig, mga minamahal, dito ang ibigay ng tao o ibigay ng binigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Sabi ng John 15:13. Yan po, mga minamahal. Kaya sinabi rito sa Banal na Kasulatan, kung ibibigay lang natin ang ating puso sa mahal na Panginoon, iibigin natin siya. Mga minamahal, gaganting pala ang kapanan Diyos. Susuklian niya yung pag-ibig na ibibigay mo sa kanya. Sabi rito, kung mababasa natin ang Deuteronomy chapter 7, verse 13 up to 15, iibigin ka rin ng Diyos. Pag inibig mo siya, iibigin ka ng mahal na Panginoon. Yung pag-ibig na ibinigay mo sa kanya, tutumbasan niya. Na? At ipakikita niya ang pag-ibig niya sa iyo, maminamal, sa pamagitan ng pagpapala. Kaya tandaan po natin, Proverbs 8:17, I love them that love me. Iniibig ko ay yung mga umiibig sa akin. At kapag tayo po ay nakita ng Diyos na ibinigay nating regalo sa Kanya, yung pag-ibig natin sa Kanya, sabi ng Biblia, iibigin ka rin ng mahal na Panginoon at tutumbasan niya pa ng pagpapala yung pag-ibig na ibibigay niya sa atin. Sabi rito, mga minamahal, dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 13 up to 15, basahin po natin matalata. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 7 verse 13 up to 15, at kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka, kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa iyo, sa inyo o sa inyong mga hayop. 15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ihulog sa inyo ng masamang sakit sa hipto na inyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat ng nangapupot sa iyo. Amen. Tignan niyo, mga minamahal, lahat ng mga pangangailangan ng tao, ibibigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ha? Pag nakita niya, mga minamahal, na umiibig ka sa kanya, ang pinakarigalo mo sa kanya sa Paskong ito'y pag-ibig sa kanya, sabi, iibigin ka ng mahal na Panginoon. Ha? Sabi, I love them that love me. Iniibig ko ang mga umiibig sa akin. At sabi, kapag umibig ang ating mahal na Panginoon sa atin dahil nakita niyang iniibig niya na, iniibig natin siya, tutumbasan na niya ng pagpapala. Sabi, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kanyang iibigin ka, pagpapalain ka, padadamihin ka. Kanya naman pagpapalain ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong trigo, ng iyong langis, ang karagdagang bakahan, ang mga guya ng iyong kawan, ang lupain, maminamahal, sinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang. At ang sabi, walang magiging baog sa inyong lipi, walang magiging baog na lalaki o baog na babae. At ang sabi, maging sa inyong mga alagang hayop. At ang sabi, aalisin ko lahat ng sakit sa gitna niyo. Wala siyang ihulog na sakit na masama na sakit, kundi ihulog niya sa mga taong napupot sa inyo. Eh, hindi mo na kailangan gumanti. Ibigin mo lang ang Diyos, mga minamahal, gagantihan niya yung mga taong galit sa iyo. Kaya, mga minamahal, sinabi ng Banal na Kasulatan, having a personal loving relation with God is the best gift you can give. Yung ating magandang relasyon sa Diyos, mga minamahal ko, ito po ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa birthday celebrant. Yung ating pag-ibig, yung ating puso, yung ating pagmamahal. Kasi kapag nakita ng mahal na Panginoon na iniibig mo siya, tandaan nyo, mga minamahal, hindi nyo kayang higitan ang Diyos sa pag-ibig. Yung ibinigay mong pag-ibig sa Kanya, hindi lamang dodoblehin, hindi lamang iaapat na beses na mahal na Panginoon, talagang ibibigay niya, pati buhay niya para sa iyo. Ganon umibig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, para manatili po ang ating pag-ibig sa Kanya, ha? Sabi ng Biblia, mga minamahal, spend more time with God through fellowship, through prayer, worship, reading Bible, share God's love. Ibahagi natin yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagiging bisita natin ngayon. Nakakalungkot sa mga ibang mga mananampalataya na nabigyan natin ng
pakimkim ang ating mga inaanak, napakain natin ng masarap na pagkain, nabigyan natin ng mga regalo, maminamal, pero yung pinakadabis na maibibigay dapat natin yung kaligtasan, yung maibahagi natin, yung ebanghelyo, yung kaligtasan na tinanggap natin, maibahagi natin sa mga nagiging bisita natin, nakakalimutan natin. Pero mo, napakain mo siya ng masarap na pagkain. Ha? Naibigay mo, mga minamal, yung kanyang pangangailangan pinansyal. Pero yung higit na pangangailangan niya ay yung pagkain ng ating kaluluwa at yung pong kayamanan na tinanggap natin na kayamanan buwat sa langit, hindi natin naibigay. Yan po ang nakalulungkot. Kaya nga, nais ng ating pinakamamahalang Panginoon na isa sa pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, matuto tayong ibahagi kung ano man meron tayo. Sabi ng unang 1:3, talatang 16, basahin po natin. 1 John 3:16 hanggang 18, basahin po natin. 3:16 hanggang 18. Dito po sa 1 John 3:16 hanggang 18 po. Sabi po dito sa 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin na nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. 17. Datapot ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y pagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? 18. Umunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman kundi ng gawa at katotohanan. Amen. Amen. Huwag tayong umibig lamang sa salita, maminamahal, kundi sabi sa gawa at sa katotohanan. Sinabi ng Biblia, maminamahal, share God's love. Yung pong mga tinanggap natin sa Diyos, ibahagi po natin. Ano man meron tayo ngayon, maminamahal, hindi yan galing sa ating lakas. Hindi yan galing sa ating pagsusumikap. Galing po yan sa ating pinakamamahalang Panginoon. Kaya nga, share God's love. Sabi rito, dapat kung sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito, nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kaya sabi ng 18, mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita, ni sa di lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. At ang pinaka-importante dyan, maminamahal, yung kaligtasan. Sabi ng Mateo 10, talatang 9, tinanggap niyong walang bayad, ibahagi natin ng walang bayad. Masaya na kindly, dagdag natin yan. Dito sa Mateo, ang kabanata 10:8. Kabanata 10, talatay 8. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. Ano man yung tinanggap nating walang bayad, mga minamahal, yung kagalingan na ating karamdaman, ha? Yung tinanggap natin, mga minamahal, na kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan, lalo't higit, mga minamahal, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi, tinanggap nating walang bayad, ibahagi nating walang bayad. Diyan lang natin, mga minamahal, mapapatunayan na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Share God's love. Ha? Huwag tayong umibig sa salita lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sabi ng 1 John chapter 4, verse 7 and 8, mga minamahal, mangag-ibigan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Share God's love. Ibahagi natin ang pag-ibig ng mahal ng Panginoong Jesucristo, kung paano po tayo kinabagan, paano tayo, mga minamahal, iniligtas ng ating mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At pangalawa, mga minamahal, sabi rito, love God's love. Love God's love. Mga minamahal, mahalin natin kung ano yung iniibig ng Diyos. Ang mga tunay na umiibig, sabi nga na isang lalaki, mga minamahal, sa umiibig sa kanyang kasintahang babae, sabi niya, dahil minamahal kita, lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin. Ayan ang mga totoong umiibig, talagang without condition, without mental reservation. Sabi niya sa babaeng kanyang iniibig, iniibig kita. At dahil sa iniibig kita, lahat ng iniibig mo ay iibigin ko rin. Ganun ang mga totoong umiibig. Kaya nga, kung mahal natin ang Diyos, maminamahal, nais nating bigyan siya ng pagmamahal, iregalo natin sa kanya yung pagmamahal natin, love God's love.
mahalin natin, maminamal kung ano ang mahal ng Diyos. Ano pong mahal ng malapang una-una? His church. Mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Sabi ng Ephesians 5:25, maminamal, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa iglesia. Basahin po natin Ephesians 5:25. Ephesians 5:25, sabi po dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Amen. Kaya kung paano iniibig ng lalaki ang kanyang mga ang kanyang asawa, ang kanyang kasintahang babae. Ganon din maminamahal, sabi ng Biblia, maminamahal ang inibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, dahil sa kanya. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Jesus loved the church. Kaya to love Jesus is to love the church. Iniibig ng mahal na Panginoon ang kanyang church, ang kanyang iglesia, sabi, ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia. Kaya nga, maminamahal, sabi, Jesus loved the church. To love Jesus is to love the church. Mahalin natin ang kanyang banal na iglesia. Kaya nga, our attitude toward the church should be the same as our attitude toward Jesus. Kung paano natin tinatrato ang iglesia, maminamahal, ganun natin tinatrato ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pag hindi natin mahal ang church, tayo ang pinagmumulan ng pagkabahabahagi. Ha? Tayo po, maminamahal, ang humahamak sa mga manggagawa ng Diyos sa iglesia. Tayo po ang pinagmumulan, maminamahal, ng kasiraan ng iglesia. Hindi po natin mahal ang mahal na Panginoon sa Kristo. Kasi, maminamahal, sabi, our attitude toward the church should be the same as our attitude toward Jesus. Kung paano natin tinatrato, maminamahal, ang church, ganun natin tinatrato, maminamahal, ang mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya nga si Saulo, maminamahal, nung inusig niya ang church, inusig niya ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Ha, mababasa niya sa Acts chapter 9, ha, verse 2 hanggang 5. Maminamahal, inusig niya, pinagpapatay niya ang mga mananampalataya, ang church, ang mga grupo ng mga mananampalataya. Nangusap sa kanyang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inuusig niya, maminamahal, ang church. Ang inuusig niya, mga mananampalataya sa iglesia. Pero sabi ni, sinabi ng mahal na Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ibig sabihin, maminamahal, pag inusig natin ang iglesia, inusig natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang iglesia ang tinutukoy po dito, hindi po yung iglesia ang may matutulis ang dulo. Ang tinutukoy po ito na iglesia, yung mga mananampalataya ni Kristo. Yung mga totoong naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi yung matutulis, pero hindi naman sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi yun ang tunay na church. Hindi yun ang tunay na iglesia. Sa Biblia, kung mababasa niyo pong banal na kasulatan, ang tunay na iglesia, yung pong naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ha? Hindi totoo iglesia yung naniniwala na si Kristo ay tao lang. Hindi po yan ang tinutukoy. Tingnan niyo sa Acts, kung mababasa natin mga talatang ito sa Acts chapter 9 verse 1 up to 5. Basahin po natin yung mga talata. Dito po sa Gawa, ang kabanatay 9, talatay 1 hanggang 5. Tatapuat sa Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay nagparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinaguga upang kung siya ay magkasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging ang mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya ay malapit na sa Damasco, ay pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya na subasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen. Tignan niyo, maminamahal, si Saint Paul, hindi pa siya dati mananampalataya. Siya ang tinatawag na Saul of Tarsus. Saulo ang kanyang pangalan. Saul of Tarsus, pinag-uusig niya, maminamahal, ang church, ang mga mananampalataya ni Kristo.
Pero nung si kinausap na mahalap ang Panginoon, sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ibig sabihin, pag pinag-usig pala natin na minamalang mananampalataya ni Kristo, ang church ay ang inuusig natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Our attitude toward the church should be the same as our attitude toward Jesus. Kung paano natin, mga minamahal, kung anong inuugali natin sa church, ganun tayo, mga minamahal, ganun ang inuugali natin sa mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya nga, maminamal, nagtanong si Saulo, hindi niya kilala kasi kung sinong Diyos eh. Tinanong niya, Panginoon, sino ka ba? Sino ka ba? Diyos ko, sino ka ba? Panginoon, sino ka ba? Kasi ang Panginoon, siya mismo ang Diyos. Yes. Sabi ng Deuteronomy 6:4, O, hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Kaya ang tinatanong dito ni Saulo, kung sino yung Diyos? Sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Nagpakilala ang Diyos sa kanya, maminamal, ako, si Jesus, na iyong pinag-uusig. Nagpakilala na, maminamal, kung sino ang mahal na Panginoon, kung sino ang Diyos, maminamal, hindi pa rin naniniwala. Yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, naniniwala sila, tao pa rin si Kristo. Kaya nga, tandaan po natin, maminamal, sabi ng banal na kasulatan, kung gusto mong maipakita ang pagmamahal mo sa Diyos, love God's love. Mahalin mo ang mahal ng Diyos. Mga minamahal, wala nang ibang pinakamamahal ng Diyos, kundi ang kanyang church, yes, ang kanyang iglesia. Sabi ang the God's people, mga minamahal, ang mga tao ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, ito po, mga minamahal, ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga, love God's people. Yung nandoon sa loob ng church, ang church ay kalipunan ng mga mananampalataya. Mahalin natin sila. Diyan natin may papakita ang pagmamahal natin sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, igalang natin ang mga mahihirap. Bigyan natin, mga minamahal, ng magandang trato ang mahihirap. Yan po ang mga mahal ng Diyos. Sabi ng James chapter 2 verse 5, pinili ng Diyos ang mga mahihirap. Sabi rito, para magsiyaman sa pananampalataya. Basahin natin James 2:5 at dito po sa Lucas kapitulo 14, talatang 12 hanggang 14. Dito po sa Santiago 2, ang talataya 5, Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos sa mga dukha sa sanglibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariyang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Dito sa Lucas, kabanata 14, talata 12 hanggang 14. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datupot kung maghanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, 14, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat iganti sa iyo, sapagkat gagantin sa iyo sa pagkabuhay na magmuli sa mga ganap. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, love God's love. Mahalin natin, love God's people. Mahalin natin ang mga tao na minamahal ng Diyos. Sabi unang-una ang mga duka. Sabi ng banal na kasulatan, pinili ng Diyos ang mga duka upang magsiyaman sa pananampalataya. Kaya nga, kapag may ganitong pagdiriwang, may mga ganitong mga magandang okasyon o masayang okasyon. Sabi, kapag maghahanda ka, sabi, huwag mong imbitahan ang iyong mga malalapit na kaibigan. Huwag mong imbitahan ang iyong mga kamag-anak. Ang imbitahan mo yung mga mahihirap, yung mga duka, yung mga pulubi, yung mga bulag, yung mga pingkaw. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat ang mga taong ito ang minamahal ng Diyos. Yes. Yung mga may kapansanan, ang mga pulubi, ang mga mahihirap, mga minamahal, sabi, sila ay ang mga taong malalapit sa ating mahal na Panginoon Diyos. At ang sabi rito, upang ikaw ay gantimpalaan, sabi, magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat na iganti sa iyo, sapagkat gagantihan sa iyo ng Diyos sa pag-abuhay na maguli ng mga ganap. Yan po, mga minamahal. At ang kaululian, sabi po rito sa banal na kasulatan, mga minamahal, love God's work. Mahalin natin ang gawain ng Diyos.
Huwag tayo magwalang bahala sa gawain ng Diyos. Sinabi ng Jeremias 48 verse 10, sumpain ang nagwawalang bahala sa gawain ng Diyos. Ha? Mga minamahal, napakahalaga. Napakahalaga sa Diyos ng kanyang banal na gawain. Sabi po ng Acts chapter 10 verse 38, mga minamahal, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa natin habang tayo po'y nandito sa mundo, mga minamahal, kundi ipagpatuloy ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang gawain. Sabi rito sa Acts chapter 10 verse 38, ito ang gawain ng mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin Acts 10:38 at dito sa John 4:34. Dito sa Acts 10:38, sabi po dito, sa mga tuwid bagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanyang Diyos. Amen. Dito po sa 1 Kabanata 4, talata 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Amen. Amen. Hmm? Mga minamahal, ang pagkain ng mahal na Panginoong Jesucristo, sabi niya, ay gawin. Ha? Gawin ang gawa ng kanyang sa kanya'y nagsugo. Ano po yung ginagawa ng mahal na Panginoon habang nandito sa lupa? Sabi, siya'y naglilibot. Ha? Siya'y naglilibot at gumagawa ng mabuti. Nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, ipinapangaral ang Ebanghelyo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Naglilibot siya, nangangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal. Ha? At nagpapagaling ng mga karamdaman gaya po ng ginagawa ng iyong mga banglingkod, nangangaral ng Ebanghelyo, ipinapatotoo ang kabutihan ng Diyos, aming inihayag ang salita ng Diyos, sapagkat bilang mga mananampalataya tayo na malapan ng Jesucristo, ganun din po ang dapat maging pagkain natin, ang gawin ang kalooban ng ating Ama sa langit. Sabi ng John chapter 9 verse 4, kinakailangan nating gawin ang gawa niyaong nagsugo sa atin samantalang araw, sapagkat darating ang gabi na walang taong makagagawa. Gawin natin ngayon habang may pagkakataon, darating ang araw, magkaroon ng one world, one government, one religion, bawal ng mangaral ng Ebanghelyo. He that winneth soul is wise. Ang sino mang mga minamahal na pantas ay nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Sabi ng James 5:20, kapag nakaikaya tayo ng mga kaluluwa na mapanumbalik natin sa pagsisisi, sabi na kapagtatakip ng ating karamihang kasalanan. Kaya nga mga minamahal, sa gabing ito, mga minamahal, napakinggan niyo po kung paano natin bibigyan ng magandang regalo ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, gawin natin habang may araw, sapagkat darating ang gabi, wala nang makagagawa. Kaya sa gabing ito,
sa lahat ng mga baguhan, sumunod po kayo sa panalangin. Ito po ang magagawa natin habang araw. Tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. At habang napapakinggan po natin ang I Give You Jesus, ang aking pong inihiling sa ating pong mga beloved live broadcast viewer na kayo po ay sumabay sa panalangin po na aking babanggitin sa gabing ito. Sumabay po kayo, ito po ay panalangin na pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabihin niyo po, O Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Hallelujah. O Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, salamat po, mahal na Panginoon, sa banal mong salita na aking napakinggan sa gabing ito, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa dakilang kaligtasan, mahal na Panginoon, na iyong iniwan sa amin, mahal na Panginoon, bago ka umakyat sa langit, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon. Alas sa oras na ito, ako po ay nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Magmula na ako mag-aisip hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Aking ako po ay sumasampalataya na ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil sa aking mga kasalanan, aking po ginihiling sa gabing ito, pumasok ka po sa aking puso. Namurimi sa kasalanan, mahal na Panginoon, gawin mo kong tunay na anak sa isip, sa puso, sa katotohanan. At dalhin mo po ko sa iyong banal magawain, mapaglilingkuran kita sa buong mong katotohanan. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah.